hangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Kapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na sabat pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maalala. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdala. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsi, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangi. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilangin. Pag sila'y tumawag, naghihanda ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus. O pagpalang gabi po sa inyo, yung mga narito na umaten at nakipagtipan sa Diyos. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At yung mga nais pa pong tumungo, punta pa po kayo dito dahil may mga bakante pa pong lugar para po sa inyo na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at muli po mapagpalang gabi. At ngayon po ay araw ng Huwebes. No, dito po sa 108 Queensway Building, tayo po ay magpupuri, sasamba at makikinig ng mabuting balita. Amen. At hindi natin na natin patatagalin dahil tayo ay nadako sa pagpapasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. At tayo ay pangunahan ng ating kapatid, Sister Rica Domanico. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Amen. Salamat sa ating Diyos sa buhay. At tayo po ay naririto pang sama-samang
dumulog sa dakilang pangalan ng ating Panginoon upang luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Glory to God. At bago po tayo magpasimula, ano po, anyayahan natin ang banal na Espiritu ng Diyos na patuloy na sumasama sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. Patuloy na nangunguna sa bawat isa sa atin upang tayo'y samahan, lukuban ng banal na Espiritu at banal na dugo, ula-ulo hanggang talampakan. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na Ikaw ay parangalan namin. Dakilain ang iyong dakilang pangalan, O God. Taas natin ang ating mga kamay at anyayahan natin ang ating Panginoon. O Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ginagalang ka namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Gawin mo, Panginoon, ang iyong naisin sa aming mga buhay. Samahan mo po kami sa gabing ito. Samahan mo po ang aming mga kapatid na papunta pa lamang dito, Lord God. Oh, hallelujah. Praise your name, O God. Lift your hands unto the Lord. Ituon natin ang ating mga puso, ang ating mga isip. Hingin natin ang paggabay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Awitin nating lahat. Ginagalang kita, Panginoon. Ginagalang kita. O banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Panahanan mo lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. O banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Kailangan kita. Kailangan kita. Manatili ka. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu. Minamahal kita. Ikaw lamang. Ikaw lamang, ngayon ang kalaman. Awitin mo muli natin, o banal na Espiritu, ginagalang kita, banal na Espiritu, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko, sa buhay ko. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba, panahanan mo lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. O banal na Espiritu, banal na Espiritu. Kailangan kita, manatili ka, manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita. Minamahal kita. Ikaw lamang. Ngayon ang kailangan. O banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Kailangan kita. Kailangan kita. Manatili ka. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu.
Ikaw lamang. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. O Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Namahal kita. Kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. O ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Praise you, Jesus. We exalt your name, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na kanina pa lang kasama na namin, Panginoon. Anywhere we go, Lord God, alam po namin na tinutunghayan niyo po kami ang bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na nilulukuban niyo kami ng iyong banal na Espiritu. Sinasamahan, iniingatan sa lahat ng aming ginagawa, O Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay niyo po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo samahan na aming mga kapatid na wala pa rito, Lord God. Kayo ang manguna at gumabay sa bawat isa sa kanila at sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang malakas na malakas si Yahweh El Shaddai. Glory to God! Sige po, malakas sa papuri sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Damang-dama natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Siyempre, nararanasan natin yan sa pang-araw-araw nating mamumuhay. Kaya patuloy tayong sumamba at umawit sa ating Panginoon. Damang-dama! Ayan. Praise the Lord! Praise God! Umaapaw na biyaya, rumaragasa, pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, O Diyos, makikita, isima ng mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusan. Nasa'yo lang pala. Damang-dama. Damang-dama ako, Ama. Ang sayang hindi maipinta. Nasa mga kamay. Nararanasan ko sa'yo't pina. Damang-dama. Damang-dama ako, Ama. Para bang nasa langit na. Nasa langit na. Ayoko na ito. Umaapaw! Umaapaw na biyaya, rumaragasa, pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, O Diyos, makikita. Isipan! Isipan na mapayapa, puso, tunay na malaya, walang katapusang biyaya, na sa'yo lang pala. At sumayo sa Diyos. Ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo't wina. Damang-damang. Damang-damang ko, Ama. Para bang nasa langit na, ayoko na ito matapos pa. Rumaragasa, pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, O Diyos, makikita. Isipa na mapayama, pusong tunay na malaya, walang katapusang biyaya, na sa'yo lang pala.
na, ayoko na itong matap. Damang-gama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Sa'yo! Sa'yo, El Shaddai! Ang buhay, ang buhay ko'y aking mabuhay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y aking mabuhay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Sa'yo pina, gabang-gaba ko, Ama, para ba nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Damang-dama, gabang-gaba ko, Ama, para ba nasa ipin na, nararanasan ko. Sa'yo twina, gabang-gama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na ito'y matapos pa. Sa'yo, El Shaddai, sa'yo, El Shaddai, damang-dama, damang-dama, damang-dama ang tunay na saya. Panginoon, sapagkat ang Diyos ay sapat na at higit pa magpala. Hallelujah! Malakpak ka mga kamay! Sa kawalan pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa pangani pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y diyak at lupos. Di matipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang pastol, ikaw ang aking pastol. Hindi magkukulang sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inasa. Wala na nga mahilig pa. Bakat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na at higit pa. Awitin natin lang. Di mangangamba sa
pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa pangarin. Bakit? Pagkatarian ka palagi. Di matitiyan sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti. Sinong mabuti? Pagkat ikaw ay mabuti. Siyang pastol. Ikaw ang aking pastol. Hindi magkukula. Sapat na at hindi pa. Ang biyaya mo'y sagana at upapaw. Sapat na at hindi pa. Sapat na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa. Higit pa sa lahat mong inasaan. Wala namang mahiling papagkan. Ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang pastol. Ikaw ang aking pastol. Hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at upapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahiling pa. Bakit ikay sapat na. Ikay sapat na. Ikaw ang pastol. Ikaw ang aking pastol. Hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan. Higit pa. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kong mahiling pa. Mahiling pa. Bakit ikay sapat na. Ikay sapat na. Ikaw pastol. Ikaw ang aking pastol. Hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahiling pa. Bakit ikay sapat na. Ikay sapat na. Ikaw ang aking pastol. Hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahiling pa. Bakit ikay sapat na. Ikay sapat na. Wala lang mahiling. Wala lang ang mahiling pa. Bakit ikay sapat na. Ikay sapat na. Wala lang mahiling pa. Wala lang ang mahiling pa. Bakit ikay sapat na. Ikay sapat na. At higit pa. Sapat na at higit pa dahil ang ating Diyos ay siyang nag-iisang hari at siya'y dakilang hari ng mga hari. Patuloy natin sambahin ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, siya ay hari at dakilang hari. Amen? Sumigaw! Tayo mag-chacha para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo na sa Diyos ay umawi. Tayo na sa Diyos ay magpuri. At ihayang kanyang kabutihan. Tayo na sa Diyos. Tayo na sa Diyos ay umawi. Tayo na sa Diyos. Tayo na sa Diyos ay magpuri. At ihayang kanyang kabutihan. Kanyang kabutihan. Siya'y hari. Ng lupa at ng langit, ang labing sa kanya'y magpupuri. Si Yahweh, si Yahweh, ang Diyos na nagkahari, ang Diyos na nagkahari, pupuri. Tayo na sa Diyos. Tayo na sa Diyos.
Diyos ay umawi. Lahat tayo umawit sa Diyos. Kaya lang sa Diyos ay magpuhi. At ihaya. At ihaya. Kanyang kadakilaan. Kaya na sa Diyos. Kaya na sa Diyos ay umawi. Tayo na sa Diyos ay magpuri. Kaya na sa Diyos ay magpuri. At ihayag. At ihayag. Ang kanyang kabutihan. Ang kanyang kabutihan. Siya'y hari. Siya'y hari. Siya'y hari. Ng lupa at ng langit. Lupa at ng langit. Ang labi sa kanya'y magpupuri. Si Yahweh. Si Yahweh. Si Yahweh. Diyos na nag-ahari. Ang Diyos ay nag-ahari. Pupurihin ka, aming Diyos. O, wita natin ulit. Dahil na sa Diyos. Dahil na sa Diyos ay umawi. Dahil na sa Diyos ay magpuri. Dahil na sa Diyos ay magpuri. At ihayag. At ihayag. Kanyang kadakilaan. Kanyang kadakilaan. Amen. Dahil na sa Diyos ay umawi. Tayo na sa Diyos ay magpuri. At ihayag. At ihayag. Kanyang kabutihan. Kanyang kabutihan. Siya'y hari. Siya'y hari. Siya'y hari. Ng lupa at ng langit. Ng lupa at ng langit. Ang labi sa kanya'y magpupuri. Si Yahweh. Si Yahweh. Si Yahweh. Ang Diyos na nag-ahari. Pupulihin ka, aming Diyos. Siya'y hari. Siya'y hari. Siya'y hari. Ng lupa at ng langit. Ng lupa at ng langit. Ang labi sa kanya'y magpupuri. Sa kanya'y magpupuri. Si Yahweh. Si Yahweh. Si Yahweh. Ang Diyos ay nagkahari. Ang Diyos ay nagkahari. Pupulihin ka, aming Diyos. Siya'y hari. Siya'y hari. Siya'y hari. Ng lupa at ng langit. Ng lupa at ng langit. Ang labi sa kanya'y magpupuri. Tayo lahat sumamba sa Diyos. Si Yahweh. Si Yahweh. Ang Diyos na nagkahari. Ang Diyos na nagkahari. Pupulihin ka, aming Diyos. Ikaw noon, Panginoon, at siya hanggang ngayon, magpakailanman, siya ang ating pupurihin at dadakilaan. Ikaw noon, Diyos, hanggang ngayon, ang dakila, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalang, nasambahin ka, aming Diyos, mamadakila mong gawa. Labis akong namanganga, kaya naman sa puso ko ay nagpupuri. Papuri para sa nag-iisang hari. Ikaw noon, ikaw noon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak, nasambahin ka, aming Diyos. Mga dakila, mong gawa. Labis akong namamanga. Kaya naman sa puso ko ay nagpupuri. Papuri para sa nag-iisang hari. Everybody sing, hallelujah! Halle, hallelujah! Gayain niyo ako! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Ikaw noon! Ikaw noon! Hanggang ngayon! Hanggang ngayon! Ang dakilang Panginoon! Labis akong nagagalang!
nagagalak na sambahin, na sambahin ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, nabis akong, namamangga. Kaya naman sa puso ko'y nagpupuri, papuri para sa nag-iisang aking. Ikaw noon, hanggang ngayon, ang dakila, Panginoon. Nabis akong nagagalak, na sambahin, ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangga. Kaya ngayon, naman sa puso ko'y nagpupuri, papuri para sa nag-iisang aking. Hallelujah! 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 Ikaw noon hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak, na sambahin, ka aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong, namamangga. Kaya naman sa puso ko'y nagpupuri, papuri para sa nag-iisang aking. Hallelujah! Praise God, hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos at patuloy natin siyang purihin. Purihin, sambahin. Glory to God, hallelujah! Praise the Lord! Tasa mga kamay! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sumigaw! Thank you, Jesus! Tayo magpuri! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan mga kamay sa taas! At sumigaw! Puri! Sambahin, ang Diyos sa'y buhay, papuri ay alay. Papuri natin ang Diyos, purihin. Purihin, sambahin, sambahin, ang Diyos ay buhay. Siyang gabay, nakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo umawit, sa Diyos tayo umawit. Puri-purihin ang Diyos! Purihin! Sambahin! Sambahin! Ang Diyos ay buhay! Ang Diyos ay buhay! Papuri ay iyalay! Tasa mga kamay, purihin ang Diyos! Purihin! Sambahin! Sambahin! Siyang gabay! Siyang gabay! Nakilang Diyos na tunay! Diyos, tayo'y umawit! Sa Diyos, tayo'y umawit! Awiting makalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos! Purihin! Purihin! Sambahin! Sambahin! Ang Diyos ay buhay! Ang Diyos ay buhay! Papuri ay iala! Ay, purihin natin ang Diyos! Purihin!
Sabay ang kamay na iwagayway, kung lakas na umawit sa Diyos na buhay, kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay sa pagpupuri kami, mayroong kagumpay. Sabay-sabay! Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, kung lakas na umawit sa Diyos na buhay, kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay sa pagpupuri kami. Panginoon ay awit na sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang ilang aral mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay, sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay, kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay sa pagpupuri kami, mayroong tagumpay. Sabay-sabay, iwagayway ang kamay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay, kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay sa pagpupuri kami, mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay, kadakilaan ni Yahweh, ay tunay sa pagpupuri kami, mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay, kadakilaan ni Yahweh, ay tunay sa pagpupuri kami, mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami, mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami, mayroong tagumpay. Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Alam niyo po ba, sa pagpupuri natin sa ating Panginoon, kaya tayo mga Kristiyano ay palaging masaya. Amen? Lumalakas ang katawan, gumagaling ang lahat ng karamdaman. Bakit po? Binabalik natin papuri parangal. Amen. Sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya huwag kayong manghinawa na tayo sumamba, dahil ang buhay ng Kristiyano ay palaging masayang tunay! Amen! Hallelujah! Let's do the rock and roll! Amen! Masayang tunay. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Buhay ng Kristiyano. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Spirit in my head that is keeping me alive. Wave your hands. Spirit in my head that is keeping me alive. Spirit in my head that is keeping me alive. Spirit in my head that is keeping me alive.
Spirit in my head, Spirit in my head, Spirit in my head. Ang buhay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Spirit in my head that is giving me a life. Spirit in my head, Spirit in my head, Spirit in my head that is giving me a life. Spirit in my head, Spirit in my head, Spirit in my head that is giving me a life. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, Spirit in my shoulder that is giving me a life. Masakit ba yung balikat? Magaling na yan. Spirit in my shoulder that is giving me a life. Spirit in my shoulder that is giving me a life. Spirit in my shoulder, Spirit in my shoulder, Spirit in my shoulder that is giving me a life. Spirit in my hips that is giving me a life. Spirit in my hips, Spirit in my hips, Spirit in my hips that is giving me a life. Spirit in my hips that is giving me a life. Okay, but lower. Spirit in my hips that is giving me a life. Come on. Spirit in my hips that is giving me a life. Spirit in my hips that is giving me a life. Lower. Spirit in my hips. Spirit in my knees, that is giving me a life. Wala nang sakit yan. Spirit in my knees, that is magaling ka na. Spirit in my knees, that is giving me a life. Spirit in my knees, Spirit in my knees, Spirit in my knees, that is giving me a life. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. 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 Spirit in my feet, that is giving me a life. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Spirit in my body, Spirit in my body that is giving me a life. Spirit in my body that is giving me a life. Spirit in my body that is giving me a life. Spirit in my body that is giving me a life. Spirit in my body, Spirit in my body, Spirit in my body that is giving me a life. Buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, masayang tunay.
kapatid mo yung katabi mo, sabi mo, sister. Sabi mo sa kapatid katabi mo, sister, brother, magaling ka na. Pinagpala ka na. Amen. Glory to God. Amen. Kaya patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon sapagkat wala nang papantay pa sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Mahal tayo ng ating Panginoon kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen. For how many years na po na tayo dumanas ng mga lahat ng balakid sa ating buhay, pandemic, pero ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Amen. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen. Huwag tayong manghinawa. Kaya mga kapatid natin nanonood, yung mga kapatid natin na nandiyan sa kalsada, papunta pa lang dito, magmadali po tayo sapagkat hindi nasasayang ang ating pagpupuri sa Diyos. Sa Diyos na dakila, na patuloy na nagmamahal sa atin, wala nang papantay pa sa kabutihan ng Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift your hands unto God and continue to worship the living God. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Hallelujah. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Sa kabutihan mo. Sa kabutihan mo. Wala nang higit pa. Wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. O Jesus, ikaw ang aming buhay. Jesus, ikaw ang buhay. Sinasamba. Pinupuri kita. Jesus. Ikaw ang buhay. Dakilain ka. Dakilain ka. Mapakailan. Awitin natin lahat. Oo. Panginoon, wala nang papantay sa iyo. Pagmamahal sa bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Sa kabutihan mo. Wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Wala nang papantay pa, Panginoon. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang higit pa sa pag-ibig mo. O Jesus, Jesus, ikaw ang buhay. Jesus, ikaw ang buhay. Sinasamba. Sinasamba. Pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay. Dakilain ka. Dakilain ka. Magpakailanman. Magpakailanman. I want you to sing the song, Wala nang papantay pa, Panginoon. You sing it loud. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang higit pa
wala nang higit pa sa pag-ibig mo. O Jesus, ikaw ang buhay. Jesus, ikaw ang buhay. Sinasamba, pinupuri, pinupuri kita. Oh, Jesus, ang ngalan mo.
Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Batiin po natin ang ating mga katabi, ang ating mga kapatiran. Batiin natin. Share natin ang blessing. Ayan. Mapagpalang gabi. Tayo po pwede na mo po. At tayo po dadako na sa pagbabahagi at pagpapatuloy. Bago po yan, muli po namin binabati ng mapagpalang gabi mga nakikinig sa impilang pinagpala at sa nanonood sa YouTube live, no, sa iba't ibang dako ng mundo. Pagpalain po kayo sa inyong pakikinig kasama ang inyong mga pamilya. Inanyayaan po namin kayo na bago po kayo maghapunan, samahan niyo muna kami na tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Amen. Dahil sa araw-araw na araw-araw nating buhay, pinagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan na marapat lang naman na pasalamatan natin ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay. At ngayon po, tayo pinadako na sa pangalawang bahagi ng ating gawain. Ito po yung pagbabahagi at magpapatotoo. Ayan. Sino po naayos magbahagi? Ayan, sister ka. Sabihin mo ang iyong pangalan, saan ka nakatira. Ibahagi mo ang kabutihan ng Panginoon. Good evening po mga kapatid, pinagpalang gabi po. Magandang gabi po, Brother Mike, at sa iyo pong sambayanan. Gayon din po sa inyo mga kapatid na kikinig sa ating himpilan. At lalong-lalo na po sa ating Yahweh El Shaddai, pinagpalang gabi po Ama. Narito na po ako Ama, papasalamat sa napakarami mong biyaya. Lord, maraming salamat una po sa lahat sa pag-iingat mo po lagi sa aking mga anak, sa kanila pong pagdadrive, gayon din po sa aking husband, at gayon din po sa aking kapatid. Maraming salamat, Lord, sa araw-araw na pag-iingat mo sa aming lahat. At gayon din, Lord, maraming salamat sa pag-iingat mo po sa aking nanay, sa kanyang medyo matanda na rin po siya, sabalit. Sa kanya pong pagbabiyahe, papunta sa kapatid ko sa Bulacan, at papunta rin po sa Tondo, lagi mo po siyang sinasama at iningatan, kahit na po siya medyo mabagal maglakad. Maraming salamat, Lord, sa kalusugan na pinagkakalob mo sa nanay ko, pag-iingat mo. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa good health, na tanging yaman na lagi kong hinihingi sa iyo. Ito lang po lagi kong hiningi sa iyong kayamanan na lagi mo pong binabalot ng iyong makapangyarihang banal na dugo ni Jesus na lagi ko itong hinihingi. Sa tuwing ako tumatapak sa ambel, hiningi ko lagi ang kalusugan na tanging kayamanan na lagi kong hiningi sa iyo. Maraming salamat, Lord, para sa aking sambuong sambayanan, kasama aking nanay, kini po sa aking kapatid. Lord, maraming salamat din po. Alam niyo mga kapatid, nandiyan lagi ang healing ni Yahweh. Nung araw po kasi, pag sinisipon, inuubo, ang diretso na po sa doktor. Bibigyan ka ng antibiotic, isang linggo, gagastos ka. Pero ngayon, alam niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng panyo, pagpapahid ng langis, nandiyan po ang kagalingan ni Yahweh sa kanyang mga salita na pakikinig natin sa araw-araw, sa ating himpilang pinagpala, kikinig tayo sa ating punong lingkod, sa kanyang mga katuwang na mga preacher, ay maraming salamat sa banal niyang salita. Dahil dyan sa salita na yan, ay nakakamit natin ang kagalingan. At maraming salamat, Lord, nung araw, hindi ako nagbabasa ng Bible. Pero alam niyo mga kapatid, nung ako'y nakabili ng Bible nung araw, pero matagal na po yun, narinig ko na rin po kasi sa mga ating mga preacher na mas mahalaga yung
Bible, nakakabili nga tayo ng mamahaling mga cellphone eh, pero yung mura lang naman yung Bible. Lalo yung matatandaan ko po nung nakabili ako noon nung nagbonus ako, bumili ako sa Ambel, tungtuwa po ako. Kasi po, lumang tipan at saka yung bagong tipan. Pag binabasa ko po yung lumang tipan, para po akong nanonood ng pelikula. Yung pala po ay totoong pangyayari yun, na napakaraming himala ni Yahweh, na ang Diyos ay hindi nagbabago. At dahil nga po sa karunungan na yun ang sinasabi nga, ay basahin natin yun, dili-diliin sa araw at gabi. Yun po pala totoo nga, ang tunay na kagalakan ay makita natin ang mga pangako niya. Lord, maraming salamat sa Bible na nabili ko. At alam nyo minsan, pag sa Sunday, hindi ako makatulog sa hapon sa dami ng trabaho, kahit nagwo-work ka na sa office, pagdating ng linggo, magwo-work ka pa rin sa bahay. Pagtapos niyang pahinga mo lang ay yung hapon, nagbabasa po ako ng Bible. Pinapatulog ako ni Yahweh. Nagbabasa ako nun. Hindi ko na mamalayan, antok na ako. Sabi ko, Lord, salamat ha, dahil kahit na sa pamamagitan nitong pagbabasa nito ay pinapatulog mo ko. Kasi pag gising mo, meron kang na-energize yung katawan mo. Maraming salamat, Lord, ha. At ngayon din, Lord, maraming salamat dahil nung nakaraang Marso, bagamat hindi ako nakarating dito nung kaarawan ko, kasi nga po, Miyerkules Santo, wala daw pong gawain, hindi ako nagpapasalamat sa iyo. Pero sa madaling araw po, pag gising ko sa umaga, ako po'y lumalabas ng terrace at nananalangin kay Yahweh, nakatingin sa langit. Doon po ako nagpapasalamat ng sabi ko, Lord, maraming salamat. Di man ako nakapunta sa Amor Solo para magpasalamat na sa biyaya ng buhay na binigay mo. Ito ng pagkakataon ko, Lord, ha, kahit na medyo tapos na yung birthday ko, maraming salamat sa mga biyaya mo ng kagalakan, ng mahabang buhay na pinagkaloob mo sa akin at ganyan din po sa aking mga anak at sa aking nanay, sa aking husband. Lord, maraming salamat. At gayon din, Lord, maraming salamat. Nung nakaraang Marso, binigay na po yung aming SLBL. Salamat sa biyaya mo. At alam niyo mga kapatid, pag umuwi po ang asawa ko galing ng Tugigaraw, lagi po siyang mayroong dalang bigas. Kaya nung araw po, bili ng 1 kilo, 2 kilo. Pero ngayon, hindi na ako bumibili. Kasi lagi po may supply ng bigas si Yahweh. Lord, maraming salamat, Lord. At Lord, naipon na po kasi yung biyaya, hindi po ako makaabot sa Ambel eh. Kaya ito yung, pag pumupunta po talaga ako dito, iniipon ko, sinusulat ko para mabilis naman po. Lord, maraming salamat din po, Lord. Hindi ko po malilimutan yung ginawang kabutihan ni Yahweh. Alam niyo mga kapatid, siguro 2 years ago na yon nung nagpa-ultrasound abdomen ako, may nakita po sa liver. Medyo natakot po ako. Nga 1 linggo po yun, pray ako ng pray kasi nag-request po ng CT scan. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pababayaan, Lord. Sabi ko, alam niyo, madaling araw lagi akong nananalangin. Sabi ko, Lord, kung ano man po yung nakita na yun, tulungan mo pong tunawin mo po, Lord. Kasi wala pa rin po akong pera, medyo may kamahalan po ang CT scan. Kaya financial. Mga 1 linggo po yun, pero sabi ko, Lord, alam ko may gagawin ka. Kaya nung after a week po, nung nagpa-CT scan ako, alam niyo mga kapatid, yung resulta nun, binasa ko, hindi ko po binubuksan, umatin po ako sa Ambel. Doon ko po binuksan yung resulta. Alam niyo, napakabuti ni Lord, dahil CT scan po yun, talagang kitang-kita doon. Wala pong nakita katulad sa abdomen na medyo sabi nila merong centimeter na yata yung nakita. Pero doon po ay malinis na malinis ang lahat ng aking organ, lahat ng liver, ng kidney, yung nakikita po sa whole abdomen pag nagpapa-ultrasound kayo. Sabi ko, Lord, napakabuti mo po. Maraming salamat. Tungtuwa po ako noon nung nandun ako sa Ambel. Pinatotoo ko na rin po yun, pero hindi ko po makalimutan yung kabutihan ni Yahweh na yun. At ito pong linggong ito, sabi ko, ay, maraming salamat po pala, naka-attend ako ng Walk of Faith. Sabi ko, Lord, magsi-senior na po ako. Alam ko, makaya ko pa to. May 80 nga po pa dyan yung naglalakad. Ako po, mag-59 pa lang. Kaya ko po ito. Kaya alam mo, natapos ko po yung Walk of Faith na yun na sa biyaya ni Yahweh.
At ito pong sabi ko po, may prayer po ako doon na Lord, magpapablates po kami, naka-schedule po kami na Lord, sa paglalakad ko ito, biyaan mo po na maging maayos, maging mabuti ang resulta. Nagpa-blates po kami kanina, nanay ko po, mga anak ko, ako rin po. At nagpapasalamat ako kay Yahweh, sabi ko, Lord, hindi pa man din, nung isang linggo pa po, hindi pa po kami nagpapablates, sabi ko, Lord, pupunta ako sa Amorsolo para magpatotoo sa alam ko, inaangking ko ng maayos at resulta. At kanina po ay in-email na po sa akin, Lord. Maraming maraming salamat, kaya narito po ako, Lord, upang ibalik sa iyo ang papuwid pa sa salamat. Maraming salamat sa utos sa mga blood test ng nanay, ng mga anak ko at ako rin po, Lord. Tunay nga po na ikaw ay tapat sa iyo, pangako. Salamat sa kagalakan, kapayapaan, at alam niyo mga kapatid, binabalik ko sa Diyos na Amang makapangyarihan ng mga kabutihan niya. Salamat sa kagalakan, kalusugan, kapayapaan, kaligtasan at kasaganaan naming lahat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen! No? Alam niyo kanina yung isa aming pag-radio na Sister Michelle at Sister Rica, no, yung aming tinalakayin sa bawat yung password last Saturday, no, April 20, at ang pangatlo yata yung pangalawa, no, na password, na hiling password ay yung praise, papuri, no? Ano, yun nga ang talakay po namin, dapat lang po natin papurihan ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Sa bawat pangyayari na nagaganap, papurihan natin ang Panginoon dahil sa mga pangyayaring iyon, naluluwalhati ang Diyos. No? Kasi pag tayo po nakakatanggap na ng nasa dumadaan na po tayo sa buhay natin na may problema, nagmumukmuk na kaagad, namumroblema na kaagad, kung ano-ano na iniisip. Imbis na magpasalamat sa Diyos, ang pagpapasalamat mo ay paraan niya na pagpupuri sa Panginoon. Imbis na magpasalamat sa Diyos, Lord, salamat at dumaan ako sa ganitong pagsubok. May kadahilanan ang Diyos. Amen? Kaya niloob ng Diyos ang mga pangyayari. Pero dapat po nating pasalamatan ang Diyos. Amen? Amen. Ako nga po, no, dumaan nga rin po sa matinding pagsubok noong nakaraan. Pero hindi ako nag-ano sa Diyos, nagmutok. Because ako po ay nagpasalamat at humingi ng tulong sa Kanya. Kasi karamihan sa ating mga tao, malimit ganyan eh. Pag may konting pagsubok na at problema, ay nagtatanong, bakit nangyari sa akin ito? Pwede naman yung kapitbahay ko na hindi nag-Elsa dahi. Pwede naman dapat siyang magkaroon ng problema, hindi ako. Bakit? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Maraming kadahilanan, una. Kaya tayo nagkaproblema, una. Siguro sa katigasan na rin ang ulo natin. Na dapat na hindi dapat natin gawin na gagawa natin. Amen. Niloob ng Diyos yun. Pangalawa, para po tayo ay magkaroon ng aral sa buhay. Ano po yung aral? No? Isipin mo natin ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, maaalala mo ang Kanyang aral. Amen. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. At ako po, no, ako rin magbabahagi. May magbabahagi po ba? O, sige, ako muna. Ako po yung magbabahagi dahil last April 16, no, ako po yung nagdiwang ng aking kaarawan. Huwag niyo naman tanongin kung ilang taon pa ako. Kasi nakakasakit lang, nakasama lang ng loob. Nakakasama lang ng loob, no. Ayan, secret na lang. Hayaan na lang natin ang Diyos sa magbilang. O may nakisalita siya, 57 na yan. Ayan, no. Pero age doesn't matter, amen? Pag ikay nasa Panginoon, hindi na kailangan ng numero na yan. Ang kailangan mo ay yung kabutihan, katapatan ng Diyos. Hindi mo isipin yun. Bata pa. Tanggalin mo na lang yung number 5. Yung 5, ay 7. 7 taong ka na lang. Joke lang po. No? Pero ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil half of my life, nilaan ko sa Panginoon. Half of my life, binigay ko sa Panginoon ng lahat. Dahil yung kalahati noon, puro kalokohan. Pero sa kalokohan na yon, namulat ako. At hindi lang namulat, pinamulat sa akin ng Diyos
pinamulat sa akin ng Diyos ang dapat mong maging buhay. Ang magbalik loob sa Diyos. Noon, gusto ko lagi, masaya ako. Punong-puno ng kalokohan, kahit alam ko yun, pwede. Dahil malaya eh. Malaya, pero hindi pala doon ang kasiyahan. Dahil alam niyo po ba, sakit lang pala yun. Kinabukasan, sakit na ng ulo mo. May hangover ka pa. May hangover, may utang ka pa. May kasamaan ka pa ng loob. Pero nung nasumpungan ko ang Diyos, aba, ibang klase ang hangover. 30 years na ako dito, hanggang ngayon may hangover pa rin ako sa Diyos. Ano yung hangover ko? Laging nakahang sa aking isipan ang pag-ibig ng Diyos. Laging nakahang sa aking isipan ang kabutiang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Amen? Ba't ba ako gagawa ng kalokohan? Eh, nandito na ang buhay ko. Ito yung, nung binata ko, ito yung tanong ko, paano kaya ako makakabuhay ng pamilya? Ni bigas ko nga, ni sarili kong, sarili ko, hindi ko mapapakain. Magkakapamilya pa ba ako nito? Hindi kaya. Pero, yung hopeless, naging hope. Nagkaroon ng hope. Dahil ipinakita sa akin ng Diyos. Pinakita sa akin, lumapit ka lang. Ako nang bahala sa iyo. Pero ako naman, suko naman. Sige Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Ako ay maglilingkod, susunod sa iyo. At hindi naman talaga. Totoo naman talagang ginawa ng Diyos. Hindi lang ako nagkaroon ng pamilya. Nagkaroon pa ako ng sariling bahay, third floor pa. Ganun lang po yun. Ganun po makapangyarihan ang Diyos. Ang imposible, naging imposible. Amen? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil within 30 years ng aking pag-serve dito, nagbunga ang lahat. Unang-una, nakilala ko ang Diyos ng lubusan. Amen? Kaya nga po, pag naghahayag na po mo ng mabuting balita, maging tentative po tayo sa pakikinig. Lalong-lalo na pinakamahalaga ang banal na ritual, ang banal na misa. Kung tayo po ay naniniwala na nabuhay na maguli ang Diyos, no? Igalang po natin ang banal na misa. Makinig po tayo sa banal na misa. At makikita niyo po, tatanggapin niyo ng buong buo ang Diyos mismo. Makakasama mo siya. Amen? Ayan, salamat sa Panginoon dahil ayun nga po, no, ako po ay 57 na. Mas matanda po si Brother Ray sa akin. Ha? Matanda po si Brother Ray, bravo sa akin. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon ginagamit pa rin at palagi kong panalangin. Nabigyan ako ng magandang kalusugan at karunungan na bumula sa Kanya para ako'y patuloy na magamit ng Diyos. Amen. Hanggang saan niya gusto? God's will. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang susunod, sino magbabahagi? Sino magbabahagi? Yan. Palakpakan natin. No? Yan. Ang ating kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Kay Brother Mike and his family, magandang gabi po. At higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. Gusto ko lang ipasalamat sa Panginoon ano, kasi ngayong oras, ayan, sa pagkakataong ito, ako'y nakadalo at sa gawain na to. Kasi matagal-tagal na rin po ako, marami na akong absent. So marami akong kasalanan at marami akong pagkukulang sa Panginoon. So balit, alam naman niya na hindi pa rin ako nakakalimot. Sa tuwing Sabado po, rain or shine, nasa Ambil po kami. Kung hindi man ako nakakadalo dito, dito ho sa Don Bosco Church, meron ho kasi diyan every Thursday din na Blessed Sacrament. So, I always make a point na in a week, meron akong panahon sa kanya, dalawang beses, tatlong beses pagdating sa Linggo. Pasalamat ko lang kasi kagabi, nagkaroon ho ako ng hindi magandang pakiramdam. Yun hong umatake yung vertigo ko. Yun hong vertigo ko, nagiging ano ho yun, nagtatrigger ho yun kapag ka ho kulang sa tulog o sa puyat. Number one ho pinagbabawal talaga ng doktor is iwasan yung puyat.
But sometimes, pag nagkakaedad na, ang tulog ho natin, akin lang pala. Talagang medyo nagiging ho, ano siya, 4 to 5 hours, then nagigising. Pero salamat sa Diyos, kasi kahit na anong puyat ko, nakaramdam ho ako ng panghihilo. So yun ho ang sinyali sa akin ng vertigo. Pero salamat sa Diyos kasi mild lang, unlike yung iba na vertigo, according to my doctor, mas matindi na talagang hindi sila nakakabangon o nahihilo, talagang kumbaga bedrest na totally. Pero ako, sawa ng Diyos, malakas pa rin at nakakakilos. So kagabi, naisip ko na ngayong araw na to, mag-sick leave sana dahil pupunta ako ng hospital, pupunta ako sa aking doktor para bigyan ng gamot. Then, talagang napakabuti ang Diyos. Ang sabi ko ay, mukhang okay na rin naman ako. Papasok na lang ako ng office dahil may kailangan akong tatapusin. So, ang plano ko, after office hour, ako'y pupunta na lang ng doktor ko. Eh kanina, pasado alas 5 na din, sabi ko, oh my God, wala na pala yung doktor. So, mag-ER na lang sana ako kasi nga, medyo nagiging ano din ako, aware dun sa yung pagkahilo dahil kanina medyo nag-ano na naman yung paningin ko. Sabi ko, oh my God, pangalawang beses na, sabi ko, Lord, dadaan na nga lang ako sa ER bago ko tutuloy ng ano. Ano, makita ko yung ERs dyan sa mga timid, maraming tao. Sabi ko, mas lalo akong mahihilo dito sa dami ng tao. Sabi ko, di bali na, dadaan na ako sa ano, sa gawain dahil ang dami ko ng absent. So talagang pinit ko, sawa ng Diyos. Kanina, mabagal man ako maglakad, nakarating at nandito ako sa harapan niyo. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti talaga ng Panginoon. Kasi yung plano ko, ang plano ng tao talaga iba kaysa plano ng Diyos. At napakasaya ng feelings na yung bang nakaatin ka sa gawain na to dahil ano to eh, nagiging ano na routine na sa buhay ko every Thursday for the past few years, way back before the pandemic. Talagang ito na ho yung nagiging ano ko tuwing Huwebes. But then, sa nakaraang ano, buwan, ang dami ko ring absent, kaya Lord patawad. Pero ganun pa man, napakabuti ng Panginoon dahil lagi niya akong binibigyan ng karunungan, kalakasan, at higit sa lahat yung protection niya. Whatever I do, talagang ang Panginoon, hindi ho nagpapabaya. At saka, maraming pagsubok, marami hong mga ano, trials dun sa office o sa ano, pero every time ho na tinagano ako, nananalangin at nagsasabi lang ako ng 1 plus 1 equals 3. Talagang basta ho iba ang pakiramdam ko, nafe-feel ko yung presence ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti, mahal mo pa rin talaga ako sa kabila ng aking pagkukulang. Nandyan pa rin ho talaga siya, ganun sa kabuti. Kaya yung ating pananalig at yung ating pagtsatsaga, huwag ho natin yun iano kasi talagang ang Panginoon, nakikita niya, alam niya kung ano yung nasa puso't isipan mo. Alam niya kung ano yung desire na kung gustuhin mo ba talaga o priority mo ba siya sa buhay natin. Kasi totoo po yun, nakapag-inuna natin ang Panginoong Diyos, lahat po ay nagiging maayos at nagiging mabuti. Dahil naranasan ko na rin ho yan minsan na may mga times talaga sa sobrang busy, no? Hindi nakaka... Pero ang Linggo ho talaga, rin, ano ho yan? Ayaw ko na talagang Sunday na nagatin ako ng mass. My God, ang daming trials. Pagsubukan lang natin na hindi ho tayo... I mean, lalayo o lumalayo tayo sa Panginoon. Pag ho tayo nakaranas ng mga pagsubok na ano, mapapatanong o mapapaisip tayo sa ating mga sarili, ba't nga ba nangyayari ito? Simple lang, lumapit ho tayo sa Panginoong Diyos dahil handa ho niya tayong tanggapin at handa niya tayong tulungan anumang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat Yahweh El Shaddai sa lahat ng patnubay at sa lahat po ng biyaya na binibigay mo sa araw-araw. To God be the highest glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, patunay na napakabuti po talaga ng Diyos. Amen? Talagang pag inuna mo ang Diyos, talagang uunahin ka ng Diyos. Kita mo, dapat pipila siya doon sa ER. No, para magpag-check ka. Pero dito siya pumila.
this is a great doctor, ang ating Yahweh El Shaddai. Amen? Tama lang yung pinila niya, kita mo, nawala na. Nagpatotoo na siya. Amen? Tinanggap niya na ang healing mula sa ating Diyos sa buhay. At may, sige, sige po. Ayan, siya muna, Sister Rica. Tapos ikaw. Good evening po. Kay Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike, at sa buong pamilya. Maraming salamat sa Panginoon. Nais ko pong pasalamatan ang Diyos sa biyaya na ipinagkaloob niya sa amin. Nitong April 5, nagdiwang po kami ng aking asawa ng 35 years anniversary. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa loob ng 35 years sa aming pagsasama, nagkakaroon man ng problema, karamihan sa financial, pero hindi niya kami pinabayaan. Kaya noong dalaga pa ako, nag-a-attend na ako ng gawain. Sabi ni Brother Mike, pag kayo nag-aasawa, piliin nyo yung kaisa sa pananalig para hindi kayo maging magulo sa inyong pananalig. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos dahil pinagtagpo kami ng asawa ko na ang asawa ko ay kulang sa kaalaman, hindi siya lumaki sa pagsisimba kasi hindi sila ginaguide ng kanilang mga magulang. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kay Yahweh El Shaddai, nadala ko siya sa gawain, nadala ko na rin siya sa pagsisimba, nangumpisal, nangungumunyon. Kaya si Lord, ginawa naming sentro sa buhay namin. Kaya salamat sa Diyos at nakaabot kami, sineselebrate na namin ang 35 years anniversary. Maraming salamat sa iyo, Lord, naway marami pang taon na aming isi-celebrate, may awa ang Diyos. Isa pa po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nung nakaraang linggo, yung aking apo ay iyak ng iyak kasi ang sakit daw ng tenga. Malayo man ang agwat namin, pagitan namin kasi nasa Laguna siya, ang apo ko ay 3 years old lang, iyak ng iyak. Kaya ang ginawa ko, sinulat ko sa GC namin, ay pinipre-over ko, na inaangkin ko na pagalingin ng Diyos. Isinugod nila sa ospital, pero pagdating doon sa ospital, walang makita ang mga doktor. Akala ng aking anak ay may hayop na pumasok. Tapos nakatulog na lang sa pag-iiyak. Sabi ko, in Jesus' name, habang sinend sa akin yung picture, pinipre-over ko na walang imposible sa Diyos. Patungan ng Panginoon na kanyang mapaghimalang kamay na gumaling siya. Salamat sa Diyos at para lang pong nagdahilan na pagising ay wala na pong sakit. Kinabukasan, mga linggo Martes, mayroon pong lumabas sa kanyang tenga. Kaya nga sabi ko noon, sabi ko, Lord, kung ano man ang naging sanhi ng pananakit ng kanyang tenga, tunawin mo po, Panginoon, kaya lumabas at ngayon magaling na po. Isa pa po, noong nakaraang gabi, aksidente na ang kamay ko talaga nabuusan ng initubig sa kagagawan ko rin. Kasi ang ginagawa namin, yung mga kutsara, binabanlian ko, nanggaling talaga sa takore yung initubig. Ngayon, nung nagtanggal ako ng baunan ng asawa ko, malangis, ang ginawa ko, sabi ko, ay, ibuhos ko yung initubig para mawala ang langis. Ang ginawa ko, yung kutsara, dinidipinsahan ko na hindi mahulog, hinawakan ko at nabuhos lahat dito yung tubig. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, salamat sa Diyos at walang nilagyan ko lang ng Colgate. Kaya Lord, napakabuti mo on this spot. Nandun ang iyong tulong sa amin. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Napakabuti talaga ng Diyos. No? Talagang oras-oras kasama natin ang Diyos. Amen. Saan naman pagsubok, no? Kita mo, niligtas, pinagaling. Ganyan po ang Panginoon. Ganyan po ang Panginoon. Ako nga, sa totoo lang,
ako may dinaramdam. Pero sabi ko, Lord, ano man itong aking nararamdaman, ikaw na po ang bahala. Amen? Hindi naman halata eh. Hindi. Pero at inaangkin ko na, no, kung ano man itong nararamdaman ko, eh, ako'y pinagaling na ng Diyos. Amen? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. At ang susunod, online, patotoo, kay Sister Rica. Glory to God. Ito po ay galing kay Brother Benedict Bagatasos Rivera. Good evening, brothers and sister. Brother Mike, punong lingkod. Digit sa lahat kay El Shaddai, kay Yahweh El Shaddai, the God Almighty. Noong 5 years old pa ako, naglalaro po kami ng pinsan ko ng dalawa kami. Nagpunta po ako kami sa ilog at sumakay po kami ng bangka. As a sandaling yung ay tumaob ang bangka. Pinsan ko nakalutang, nakakapit sa bangka na tumaob. Ako unti-unting lumulubog. Nagtataka po ako, nakadilat ako, nakikita ang mga isda, ang lalaki nila. Tiyak ang mga nakita ko ay mga tilapia. At nakakahinga pa ako sa ilalim ng tubig. Malalim kasi ang ilog at may narinig ako na tinig. Ang sabi po sa akin, padyak mo paa mo ng sunod-sunod. Kung naman ang tinig, ayon, umahon na pala unti-unti. Iniisip ko pa noon kahit hanggang ngayon, ang sabi ko sa sarili ko, ang Panginoon, yun ang sinasabi niya, padyak mo paa mo at makakaahon naman ako. Salamat sa Diyos, tunay ngang may Diyos purihin si Jesus na tagapagligtas. Hallelujah, glory to God. Amen and amen. Benedict Bagatos Rivera. At yung isang kapatid naman po natin ay Sister Elizabeth Rios. Magandang gabi po sa inyo, kay Yahweh, kay Kristo. Nais ko lang pong magpasalamat sa Panginoon ang maluwalhating biyahe ng aking anak at ang kasintahan niya papuntang US. Salamat po dahil safe silang nakarating sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng papuri at parangal ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory. At yung last po, galing po kay Sister Beth Mendoza. Sabi po dito, blessed evening, brothers and sisters in Christ, sa ating punong lingkod, Brother Mike, at sa whole family niya, especially kay Yahweh El Shaddai. Muling pinaranas ng ating Yahweh El Shaddai ang kanyang pag-ibig sa amin sa himala ng kagalingan dahil sa naranasan ko ulit ang sintomas ng ng gastritis like heartburn, acid reflux, pagsakit ng tiyan ko at iba pa. At nitong Holy Week, sumabay pa ang pagsakit ng aking batok, kanang leeg, kanang tenga at pagsakit ng aking kanang ulo. Dahil sa pagbubuhat ko marahil ng mabigat, nung mag-outing kami noon sa Batangas, purihin ang Panginoon, salamat sa kanyang himala. Dahil gaya ng dati sa patuloy na pakikinig at pagsabay sa pagpupuri kahit dito lang sa YouTube, hindi niya binibigo ang mga anak niyang tumatawag at nagtitiwala sa kanya. Hallelujah. Amen. At nung Easter Sunday naman, sa pagising namin ng mother ko, kumirot ang tuhod niya. Pinahiran ko ng blessed oil na tinaas natin sa gawain at dinasalan namin. Purihin ang Panginoon, hindi nagtagumpay ang kaaway. Nakapagsimba kami ng bandang tanghali at nakapunta naman yung pamangking ko na sumasakit ang tiyan. Pinahiran ko din ng blessed oil natin sa gawain at pinainom ko ng tea. Naituro ko ang pagdarasal ng Salmo 91 at sinabayan ko siyang magdasal. Glory to God, walang imposible sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Last Saturday, nung naman hindi nahadlangan ang ating once a month na pangako kay Yahweh El Shaddai na pagdalo, hindi alintana ang init kahit hinahadlangan kami dahil sa kainitan, nanalig kami, hindi kami pababayaan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Nang nasa sakyan na kami, papuntang Ambel, bigla naman akong nakaramdam ng pagkahilo, naduduwal at sobrang pinagpapawisan ng malamig. Basang-basa ang damit ko, naisip ko baka sinusumpong ang sikmura ko. Naalala kong kumain, buti na lang nakabili ko ng saging bago kami
makasakay at yung baon namin na biskwit, tahimik akong tumawag sa ating Yahweh El Shaddai. Tumingala ako habang nagdarasal. Hindi alam ng mother ko. Sabi ko sa upuan, huwag kanyang ipaintulot na maospital. Ako, dadalo kami sa gawain niya. Praise God at nakarating kami ng maluwalhati sa ating gawain. Amen. Sa Diyos, ang mataas na kapurihan at pasasalamat magpakailanman. Hallelujah. Sister Beth Garros. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po, tayo pong lahat, tayo po mga narito na tumugon. Lagi po natin uunahin ang ating Panginoon. Amen. Para tayo po ay laging na naaalala niya. Amen. Kung inisab natin ang Panginoon, nako, hindi ka talaga mapapansin ng Diyos. Kailangan magpakitang gilas ka. Lagi kang aatin ang mga gawain. Lagi kang aatin ang mga misa, simbahan. Amen. Dahil alam mo, ang Panginoon, nakikita niya tayong lahat bilang mga anak. Tayo mga anak niya. Kaya tayo mga magulang, di ba? Kahit tayo malilit pang mga bata, ang mata natin, kahit na tayo may kausap, yung anak natin, tinitignan pa rin natin. Ganyan din ang Panginoon. Sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, kahit napakarami natin, nakamasid ang Diyos sa iyo, nakatingin sa iyo. Ano man ang pangangailangan mo, diringgin niya, pinakikinggan niya pa rin. Amen? Amen? Kaya huwag po tayong manginawa, no? Panalangin natin ang ating puno likod, ang gawain, ang mga lingkod ng Diyos, sa mga choir, panalangin po natin ang bawat sa mga prayer partner. Dahil alam niyo po ba, yung number 4 na password, no? Na password, yung God is our partner. Last Saturday, God is our partner. Ang Diyos ang ating ka-prayer, ang ating partner. Amen. Ang ating mahal na Birheng Maria, ang ating ka-prayer partner. Lagi tayong tumawag. Lagi tayong manalangin. Amen. Para lagi tayong dinirinig ng Diyos. Hindi man ngayon. Halimbawa, kasi karamihan sa mga prayer partner, sa mga mananampalataya, ganito eh. Hihingin ngayon bukas, meron kailangan answered prayer na. Hindi. In His holy time, in His holy day, in His, sa banal na kalooban ng Panginoon, darating ang katugunan ng iyong request. Amen? Huwag po tayo manginawa, darating yan. Amen? Ngayon nga, hindi ko akalain, magkakaapo na ako eh. Bigla. Diba, magkakaapo na ako, di ba? And that is surprise. Ayan, dahil bakit? Biyayayang ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ihanda na po natin ang ating sarili dahil po tayo dadako na sa pagayag ng mabuting balita. Tayo po'y tumayo. At ang gagamitin po ng ating nakilang Yahweh sa dahil sa gabing ito, walang iba, ang ating gwapong pinakamamahal na kapatid, elder disciple, brother Ray Bravo. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord.
Sa tapat ng ating puso at patuloy tayong dumulog ng taimtim upang patuloy ding hilingin ang kanyang awa upang sa gabing ito ay patuloy nating maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay at ang ating mga ginagawang pagparito, pagbibigay ng panahon upang dumalo ng gawain. Hilingin natin na magbunga ang ating mga mithiin, panalangin, kahilingan naway lahat ng ito'y bigyan ng tugon ni Yahweh El Shaddai. Manalangin tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
O Yahweh, mapagpalang Diyos at banal naming Ama. Sa gabing ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat sa buhay na patuloy mong ipinahihiram sa amin. Salamat sa lakas na patuloy naming natataglay hanggang ngayon. At salamat sa pagkakataong kagaya nito na kami muling nakadudulog sa iyong banal na harapan, na bagamat alam naming hindi kami marapat sapat kami nagkakulang at nagkakasala, ang kasagaanaan ng iyong habag ang dahilan kung bakit malakas ang aming loob na humarap sa iyo. Sapagkat sa sandaling inamin namin na kami ay makasalanan, ang iyong pagpapatawad ay palaging nakalaan para sa amin. Mangyari nawa na huwag mo nang tignan ang aming mga pagkakasala, bagkus ang tignan mo yung aming pananampalataya at ang aming pagsisikap na makasunod sa iyong kalooban. At ngayong gabi, isa itong paraan na aming ginagawa ang pagdulog sa iyo upang kaawaan kami at upang sa pamagitan ng iyong salita na aming mapapakinggan ay lumakas at tumatag lalo ang aming pananampalataya. At upang sa gayon, patuloy naming maharap ang mga hamon ng buhay. Patuloy kaming makasunod sa iyong kalooban. Patuloy kaming makapamuhay ayon sa kabanalan. Kaya mangyaring sa gabing ito, turuan mo muli kami, mahubog kami ng iyong mga salita. At ito'y patuloy naming lakaran upang sa buhay namin napaparangalan ang iyong buhay. At ngayong gabi, dulutan mo ng tagumpay ang aming pagtatanghal at dahil sa tagumpay na ito, patuloy ka naming itataas, patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming luluwalhatiin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin natin ang Panginoon. Oh.
Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Tamlay ng palakpak niyo, para. Alalahanin niyo, ha? Nasa panahon pa tayo ng pagkabuhay. Ano? Kaya yung palakpak dapat hindi nang hihingalo. Ano? Tapos, may nagdiwang pa ng birthday dito. Dapat nagpa-burger ito eh. Nagdadasal sa santo. Ngitian nyo yung katabi nyo. Wah, ngiti talaga. Wah, tahimik ha. Okay. Okay, handa na ba kayo? Okay, pakinggan natin itong mabuting balita na ating na napili kong pagnilayan natin. Pakinggan natin. And let's take a reading from the Gospel of the Lord according to St. Luke, chapter 24, verses 35 to 43. The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them in the breaking of the bread. While they were still speaking about this, He stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then He said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet. That is I myself. Touch me and see. Because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, He showed them His hands and His feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, He asked them, "Have you anything here to eat?" They gave Him a piece of big fish. He took it and ate it in front of them. Ito yung salin sa ating sariling wika. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng alagad, ng dalawang alagad, kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsaya muna tayo ng kaunti para mawala yung pagod natin sa init ng araw. Praise the Lord. Umawit muna tayo. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga
kapin. Nagpupunin lahat ang iyong kila. Sa pag-ibig na wala, ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin, purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang pangapi. Nagpupuring lahat ng iyong ilang. Sa pag-ibig na wala, ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya'y mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya'y mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, nagsambahin ang ngalan niya. Kaya-aya ko wili-wili na sambayin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya'y mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaya-aya ko wili-wili na sambayin ang ngalan niya. Kaya-aya ko nasambahin ang ngalan niya. Aleluya, purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya'y mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Ng Panginoon. Okay. Sige, makakaupo na kayo para makarelax naman kayo. Medyo iba ang klima natin ngayon, ano? Buti na lang kahit paano dito may lamig, ano? Pag nasa labas tayo, eh, medyo... iba yung temperatura, no? Kaya huwag kayong masyadong magpapainit, ha? Lalo na mainit ng panahon, mainit pa ulo nyo, ay delikado. Kaya huwag magpapainit ng ulo, ha? Relax lang, kalma lang, ha? Kalma lang. Una, nagpapasalamat ako uli na nagkaroon ako ng boses. Medyo nagka-problema yung boses ko dahil namalat ako. Pero at least naka-recover. May lumalabas na, di ba? Ha? Naintindihan nyo ba sinasabi ko? Naintindihan nyo ako? Masyado yatang mabish yung microphone ko eh. Brother Ray, ayusin mo nga yung microphone ko na masyadong mabish, ano? Nasa panahon pa rin tayo ng resurrection, season of resurrection. At yan ay magpapatuloy hanggang sa dumating yung Ascension Sunday, Pentecost Sunday. Medyo mahaba-haba pa yung lakbayin. Kaya ang focus pa rin natin ngayon ay pagkabuhay. Sabihin nyo, pagkabuhay. Ayan. At kayo kaya, halimbawa, may kamag-anak kayong namatay o kaya kaibigan at biglang nabuhay, nagpakita sa inyo, anong mararamdaman nyo? Ha? Nakakita na ba kayo ng multo? Hindi na. Totoo ba yung multo? Hindi ko naniwala. Totoo ba yung multo? Nung bata pa ako,
pagka gusto akong patulugin ng maaga ng lolo ko, nagkukwento ng mga katakot, multo-multo. No? Ay ako naman, kumot ka agad, eh. Takot na takot. Yan, pero nung lumalaki na, syempre, nawawala na yung takot natin sa multo ng multo na yan. Kasi kathang isip lang pala yung multo. Pero habang nandito tayo sa gawain, mayroon pala talaga, sa Biblia nababanggit pala talaga yung multo, no? May talagang multo. Pero hindi pa kayo nakakita ng multo. may kasamahan kami dito eh. Alam niyo, kilala niyo yun si Brother Nestor Dakila. Nung nagkwento yun na namatay na siya. At saka muling nabuhay. Niloloko ng mga kasama ko. Iniipot po. Multo ka. Totoo ka ba o multo na? Eh kasi yun ang kwento niya palagi. Sabi niya, namatay na ako, muli akong nabuhay. Kaya sabi ng mga kasama ko, mga disciples, multo ka ba o totoo ka? Kasi nga, hindi madaling paniwalaan. Yung mabuhay mugli, hindi madaling paniwalaan. Ang Panginoon, ganun din ang kanyang experience, di ba? Ang habang proseso at panahon na ang kanyang mga lagaday, pinaniniwala niya at kinukumbinsi niya na siya ay muling nabuhay. Kaya ang dami siyang pamamaraan na ginagawa. Ito ngayon binasa natin, ano? Humingi ng inihaw na isda. Ipinakita niya ang kanyang palad. Hindi nanghihingi, ah. Hindi porke ganyan, nanghihingi. Kundi ipinakita niya para makita yung butas ng pako. And still, hindi pa rin basta naniwala ang mga alagad. So there is something, ano, yung palaisipan sa kanila. Palaisipan din sa atin marahil. But tayo, bilang Kristiyano, sapagkat pinaniniwalaan natin yung turo sa atin at aral sa atin na si Kristo yung muling nabuhay, na dahil ito yung foundation ng ating pananampalataya, yun ang ating pinaniniwalaan talaga. Ha? Sa kaloob-looban ng ating puso at pagkatao, pinaniniwalaan natin na talagang si Jesus ay muling nabuhay. Sabi ng Biblia, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang katuturan daw ang ating pananampalataya. Bakit pa tayo magpapagod dito? Eh kung wala rin yan pala. Pagkatapos, halimbawa, sabi, yung kung walang muling pagkabuhay, sundin na lang natin yung kasabihan. Kumain ka, maglasing ka, magpakasaya ka, sapagkat pagkatapos, mamamatay ka na, tapos na. Pero hindi yon ang aral na natututunan natin. We firmly believe na may muling pagkabuhay. At yan ang pag-uusapan pa rin natin about resurrection. Pero tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo doon na may muling pagkabuhay? Ang maganda pag muling pagkabuhay kasi na nabanggit ko na ito, so natatawa sila. Yan ang magandang estado natin, muling pagkabuhay. Yan ang dapat na tinitignan natin. Alam niyo kung bakit? Hindi ka na masisingil sa utang mo. Totoo yan. Joke lang yan. Okay, balikan natin. Ang pag-usapan natin ngayon ay the 3 S of resurrection. Tatlong S. Okay. SSS. Yung mga pensyonado sa SSS, alam na alam nyo yan. SSS. Okay. The first S, about resurrection. Alam nyo yung unang-una, yung scars. Alam nyo yung scars? Peklat. Ako, marami akong peklat sa paa. Sa kalikutan ko. Nung bata ako, malikot ako, malaro ako. Ang dami kong peklat sa paa. Pati sa puwit yata may peklat, hindi ko lang makita. Pero unang-una, anong interpretation niyo sa peklat? Anong ibig sabihin ng peklat sa inyo? Sige nga. Ha?
Anong meaning ng piklot sa inyo? Sige, kung marunong kayong mag-interpret niyan at alam niyo ang meaning niyan, anong ibig sabihin ng piklot? Sige nga. Ha? Ano? Ha? Bakas? Pero hindi, wag na, mag-away pa tayo eh. Baka. At talagang kahulugan niyan ito. May kagalingan. Healing yan. Nagtik-ipik ang healing kaya may peklat. Kasi pag walang healing, sugat pa rin. Ayun. Yun ang scars. Kaya ang Panginoon, magugulat kayo kahit muling nabuhay na siya, may peklat, may butas pa. No? Ano yun? Para lang makumbinsi yung mga alagad na siya na nga at na yun siya yung ipinako? Hindi, may meaning yun. Mahirap ang, sa Biblia kasi mahirap ang presumption, mahirap ang assumption, mahirap. So hindi tayo pwedeng mag-assume, hindi tayo pwedeng mag-presume. Kaya kailangan ma-interpret natin ang tama. No? So, isa sa paraan mo yan, pangumbinsi, kaya yung mga alagad na medyo nagulat sila nung nakita nilang butas ng palad ng Panginoon. Okay. Isa yun sa paraan na pangumbinsi niya. Pero ang meaning nun talaga, spiritual ito, ang peklat, anong iminsahe niyan sa atin? It is a sign na sa ating mga sugat, healing yan. Pero sa Panginoon, sa resurrection niya, hindi healing ang gustong sabihin noon. It is a sign of victory yun. Sapagkat ang sugat implies suffering, implies pain. Di pa ba nasusugatan tayo? Masakit? Magalusan ka lang, ang sakit eh, di ba? Magasgas ka lang, lalo na kapag ka medyo nagkakaedad na tayo. Yung pain tolerance natin, medyo humihina, di ba? Kapag nagkakaedad tayo, napapansin nyo ba yon? Ako ngayon, alam nyo, nung Linggo nagsimba kami, nasagi ko lang yung bakal ng upuan na itinaas kong yung kneeler, itinaas ko kasi hindi ako sanay na nakababa yun kapag pag hindi talaga ginagamit, itinaas ko. Nung magko-communion na, sapagkat masikip yung daanan, itinaas ko para dumaan. Ay, nagkamali ako ng galaw. Natamaan ang bakal itong, paa ko. Hanggang ngayon, no, nararamdaman ko pa yung pain. Dahil tumama sa buto yung bakal. Eh, dati nung bata ako, sandali lang, pinapagpag kong gano'n, nawawala. Eh, ngayon, may pain pa. Kakaedad na talaga. I mean, walang magawa eh. Pero pagka sa diwa ng pagkabuhay, kapag nakakakita ang piklat ng Panginoon, iba ang ibig sabihin niyan. It is a sign of victory. Napagtagumpayan niya ang pain. Napagtagumpayan niya ang suffering. Napagtagumpayan niya ang kasalanan. At napagtagumpayan niya ang kamatayan. So hindi biro yung scars. Kaya kung kayo'y may peklat, hindi ko naman siya sabihin magkapiklat kayo, yung ibang tao, ayaw ng peklat eh, di ba? Kaya kita niyo yung mga makikinis ang katawan. Ha? May mga tao makikinis ang katawan. Nakikita niyo naman, no? At saan niyo makikita? Ang dami sa Facebook, pati katawan, inilalantad na. Diyos ko. Pero alam niyo yung mga ganun na walang, parang wala kang peklat man lang sa katawan? Parang hindi ka nagdanas ng suffering. Parang wala kang mapapatunayan sa buhay mo, di ba? Na nagtagumpay ka. Na na-overcome mo ang isang pagsubok sa buhay. Kaya ang mga bata ngayon, nakikita nyo, very weak sila. Nagkukwento yung profesora namin sa enhancement program namin sa school. Yung mga anak niya, no, palaging nasa kwarto daw. Hindi niya sila matawag, hindi niya sila makausap.
Tawag ng tawag, hindi lumalabas sa kwarto. Kinakatok, ayaw lumabas. Pati oras ng pagkain niya. Kain na, ayaw lumabas. Alam niyo ang ginawa daw niya? Binunot niya yung internet. Naglabasan sa kwarto. Bakit wala internet? Bakit wala internet? Binitan yung tao. Wala pang sakit yun, ha? Hindi pa nasaktan ng katawan. Yung hilig pa lang ang inalis, pero nasaktan na, offended na. Kita nyo? At tignan nyo yung mga taong matatag. Tignan nyo yung mga taong medyo matibay na humarap sa hamon at pagsubok sa buhay. Maraming dinaan ng pain, sufferings. Sasang-ayon kayo sa akin dyan. Pero yung mga walang nadaanan na ganon, mabuhay. Kaya ang mga kabataan ngayon, madaling magpakamatay dahil sa konting problema. Ha? Hindi lang nakapasa sa school, nag-suicide na. Ha? Yan ang, kaya ang scars, it conveys victory, tagumpay. Napagtagumpayan mo yung kirot, yung sakit, yung hirap na tiniis mo. Ha? Kaya kapag nakakakita kayo ng mga ano, minsan may nakita ako sa isang mall, isang bata pa, about 30 plus lang, tinanong ko, kinausap ko, kasi nakasaklay na. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, nabangga yung motor ko. Nung natumba yung motor ko, nadaganan yung tuhod ko. Parang self-inflicted, ano yun eh. No? Na binagay motor niya, ang nakasakit yung motor niya mismo. Nagtiterapy siya, hirap na hirap. Sabi niya, anong chance mo dyan na makarecover? Mayroon naman, kanya lang. It will take a long time para gumaling ka agad. Kasi mahirap eh, pag may naapektuhan buto, no? Painful. Pero tignan, nakikita ko siya, no? Kahit hirap na hirap, pagbaba lang sa mall, yung inilagay doon siya sa carrier ng mall, magbababa. Pagbaba niya, hirap na hirap siya, pero nagsisikap, lumakad. O yun, makikita nyo yun kung ang tao matatag o hindi. Ako'y isang 2 Fridays ago, ako po'y naka-duty kay Brother Mike. Ako'y humahanga sa kanya. Kasi despite na ganun siya, hirap na hirap na lumakad. Alam nyo, nag-design doon sa kanilang bakuran ng isang yung mga hawakan na bakal na tinitignan ko siya. Yung walang humahawak sa kanya, ang lalakad siya mag-isa, pero nandoon sa gitna ng dalawang bakal na ano. Ako'y medyo parang naluluha nung nakikita ko siya kasi paglabas niya doon, parang ang hirap pati umikot, ang hirap nang abutin yung, ang hirap niyang ikapit yung kanyang kamay, pero ginagawa niya pa rin, kahit hirap na hirap. Inaabot niya yung, lumiko lang siya, liliko lang siya, ang tagal lumiko, ang hirap niya ikapit yung kamay, pero hindi siya humihinto. And that is victory, in a sense. Na kahit mahirap, kahit masakit, ginagawa mo pa rin. Ah, siyempre, kailangan mo ng determination doon. Ah. Kaya, huwag nating babaliwalain, huwag nating parang pipintasan yung mga peklat na nakikita natin sa ating kapwa-tao sapagkat yan ay nag-i-indicate ng kanilang tagumpay sa pain, sa suffering at para kay Kristo yung mga peklat niya ay tagumpay ng kasalanan, tagumpay sa kamatayan. Tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kamatayan. And that is resurrection. It is a victory over sin and death, and even sufferings ay napagtugampayan ng muling mabuhay si Kristo na ating Panginoon. So ngayon, naintindihan nyo yung peklat, ha? Huwag nyong mamalitin yan.
malalim ang gustong sabihin niyan sa buhay ng tao. Kaya kahit marami kayong piklat, huwag niyong ikahiya yan. Huwag kayong mahihiya dahil yan. Bakit? Tagumpay ang ibig sabihin niyan sa atin. Marami tayong kirot na naranasan, marami tayong sakit na naranasan, pero still, napagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikalawang S about resurrection is strength. Sabi niyo, strength. Ito dapat ang nagsisilbing lakas natin bilang mga mananampalataya at believers. Kahit nasabihin nating matatag ang ating pananampalataya, habang nandito tayo sa mundong ito, still susceptible pa rin tayo sa problema, sa sakit. Kung hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo magkakasakit, still nararanasan. Ako ingat na nga ako sa sarili ko. Sa totoo lang, pati boses ko, iniingatan ko, hindi nga ako umiinom ng pinalamig na tubig kahit mainit ang panahon. Hindi niyo ako mapainom ng pinalamig na tubig. Nag-i-exercise naman ako. Iniingatan ko sarili ko. Pero nagkataon, kita niyo, bigla akong namalak. Nangyari kasi nung ako may pinuntahan dyan sa Bulacan. Sandali lang ang pangyayari. Ako po'y nagtotok. Bigla ba namang inon yung ventilador sa likod, nasa likod ko, yung ventilador. Kaunting sandali lang, mabuti na ako, umiwas ako, pero nag-inflict ng ano sa akin, ng hindi maganda. Nung Sabado, medyo ano, Linggo, hirap na hirap ako talaga magsalita. Halos walang lumalabas na boses, kaya sa bahay, tahimik na tahimik ako. Kinakausap ako, gumagandang ako. Lunes, nag-radio ako, nakikita nyo, parang walang, akala ko, sasablay yung panalangin ko nung ako'y nag-open in prayer. Kaya Monday, hindi ako nag-outreach, inires ko yung aking lalamunan. Hanggang sa Martes, hindi ako masyado nagsasalita. Kahapon, tinatantya ko sarili ko kung kaya kong mag-preach. Sabi ko, nagpahinga ako, sapagkat gabi pa naman yung outreach ko, alas 4, mag-alas 4, sino mo? Pwede. Kaya ako'y nakapag-outreach kagabi. Kita nyo yung ingat na, nangyayari pa rin. Bakit? Hanggat buhay tayo, hanggat nandito tayo sa kaditong kalalagayan ng ating katawan, hindi pa naman tayo glorified body, di ba? Ha? Susceptible tayo sa sickness, sa disease, sa affliction. Mangyayari pa rin yan. But, ito yung consolation natin dyan about resurrection. Kasi kapag ito'y naiisip mo na something somehow, you will experience resurrection kapag nanalig ka kay Kristo, yan ang magtutulak sa atin para harapin lahat ng hamon ng buhay. Bakit? Alam natin na kung paanong nangyari kay Jesus na siya'y muling nabuhay, mararanasan din natin yan balang araw. Patuloy lang tayong kumapit, manalig sa Kanya. So yan dapat magsisilbing kalakasan natin, lalo na sa ating buhay pananampalataya. Maraming nagpapabagsak sa atin, mga problema, di ba? Minsan, may mga napupuntahan akong community, sa totoo lang, nalulungkot ka talaga. Kasi noong mga unang panahon, ang dami-dami nila. Ngayon, pagpunta mo sa prayer meeting ngayon, naku, pag hindi anniversary, malulungkot ka kapag nadat mo sa prayer meeting, swerte ka na minsan kapag may 20 tao. May napupuntahan kaming prayer meeting, minsan 7, 10. Samantalang dati, ang dami-dami. Parang dito rin, nakikita nyo. Dati, hindi magkamayaw ang tao, punong-puno yan. Ngayon, upuan na lang talaga.
Kakaunti na tayo, no? Ano kaya nangyari? Of course, consideration na rin yun. Yung iba, wala nang kakayanan. Bakit? Nagkaedad na talaga. Kapag walang alalay, hindi makakarating. Kasi may mga nakakausap kaming gano'n sa mga prayer. Hindi na kayo nakikita sa amin. Brother, alam mo na ba? Wala akong kasama. Ang hirap na magbiyahe. Ganun eh, di ba? At totoo yun. Pati pagta-transport ngayon, paglalakbay, hindi na madali. So maraming factor na kinukonsider ta, which is true. Pero ang sinasabi ko, kung yun na lang, nakapagpapalamig na, parang nagpapababa ng ating pagsisikap, aba, kailangan mong tingalain at kailangan mong tignan talaga ang resurrection para lumakas ka, para tumiga, para maging masigasig ka lalo sa paglilingkod sa Diyos. Marami na tayong nararanasan, marami tayong mararanasan pa dito sa mundong ito na ginagalawan natin na magpapabagsak sa ating pananampalataya. Tayo, at least tayo, mayroon pa tayong pinaghuhugutan ng lakas. Saan nagkukwento yung isang kasamahan kong preacher? Sir, sabi niya sa akin, iba talaga ang ministry ni El Shaddai. Sabi ko, oo naman. Dito naman tayo nahubog, dito naman natin namulat sa pananampalataya. Bakit mo naman sabi, sabi niya? Eh, kasi tignan mo, sabi niya. Ang ating puno lingkod, sabi niya, hirap na rin siya magsalita. Pero tignan mo ang tao, sabi niya. Makita lang ang ating punong lingkod. Parang nare-revive yung kanilang pananampalataya. Sabi. Which is true. Tayo, saksi tayo doon. Patutuo tayo dyan, di ba? Aside from that, hindi lang naman siguro yung nagiging, ano natin eh, yung factor na kinukonsider natin bakit masigla tayo, masigasig tayo. Alam ko, yung ipinunla sa atin na pananampalataya at yung mga turong tinanggap natin mula sa ating punong lingkod, ay alam ko, factor din yon. Lalo na yung alam natin na sa bandang huli, pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang buhay tayong inaantay at inaasahan at yan ay ang muling pagkabuhay. We are looking for that. At yan ang dapat na nagiging kalakasan natin. Dapat yan ang parang kumbaga gasolina natin sa paglilingkod. Kasi habang nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi mawawala ang hirap. Ang panahon, tatandaan natin. Ang klema, tatandaan natin. Painit ng painit. Tataas pa ang temperatura. Hindi lang yung heat index na napapansin nyo ngayon at nararanasan natin ngayon. Ito, nagugulat ako. Kanina, umupo ako doon. Nakabukas yung television nila doon, nakita ko. For the first time since 1949 pa ha, ang baha sa Dubai, ngayon lang nangyari. May 3 Pilipinong namatay because of floodings. Eh, ang bababa naman ang baha doon eh. Hindi naman malalim yung baha masyado, pero nagugulantang sila kasi hindi sila sanay sa ganun. Ay, pag dito sa Pilipinas yan, may magsiselfie pang lumalangoy, maniwala kayo. Sila, nagugulantang sila. Ha? Hindi pa nga lumulubog yung kutsi, hanggang kalahati lang, natataranta na sila. Ay, sa Pilipinas, pero nag-cause ng death at na-paralyze pati airport nila, di ba? Nakita nyo yun, hanggang ngayon eh, hindi pa nakaka-recover sila, tarantan-taranta sila eh. Nakita nyo, bakit? Hindi sila sanay sa ganun. Gusto nila kasi maalwa. O, kita nyo yun. Ang tagal ng panahon din nangyayari yun, ha?
na binagyo at lumakas ang ulan, kaya binaha, ano? Progresibo yung Dubai, kung tutukusin, eh, di ba? Nakarating na ako doon, ang ganda-ganda ng lugar nila, di ba? Halos lahat, ang ganda. Ikukumpara mo ang Makati, walang kwenta doon. Kung structure ang titignan mo, kalsada, ang gaganda ng kalsada nila. Malilinis, maluluwag. Pero wala. Pag natural calamity na, wala ka namang magawa talaga. So, bakit ko naikukwento yan? Kasi tayo, marami pa tayong daranasin. Pero alam natin na kahit anumang mararanasan natin kung sakali na mga tragedy, calamity, hindi tayo dapat, hindi naapektuhan dapat yung ating pananampalataya. Kundi pursigido pa rin tayo, masigasig pa rin tayo sa ating pananampalataya sapagkat ang nagbibigay lakas niyan ay ang ating inaasahang muling pagkabuhay. Masarap sigurong imagine ninyo na nun. Pag glorified body ka na, kagaya ng Panginoon, ano? Napanood nyo ba yung matagal ng pelikula, The Ghost? Napanood nyo ba yun? Si Patrick Swayze, tumatagos sa ano, no? Lumulusot sa kung susundan niya yung kanya mo, sumusot sa ano, di ba? Ganun yun siguro, no? Glorified body. Ang sarap siguro maranasan yun, ano? Yung glorified ang body mo, ano? Sasakay ka sa sasakyan, hindi ka na masisingil. pero walang trilang buhay mo nun, di ba? May napapanood akong palabas sa TV ngayon, eh. Napapanood nyo ba yan? Mayroon ako nakikita mo yun, pag nanonood yung asawa ko, tanako, yung pinapanood, yung ano yun, yung may guardian alien. Nakikita nyo? Ayun ba yun? Oo, alien, di ba? O si... Yung isang artista, no? Muling nabuhay, oh. Oh, gumagawa ng mga ano, eh, di ba? Oh, yun ang example siguro ng glorified body. Hindi. Pero nakikita siya, eh, di ba? Nakakausap siya, no? Oh. Pero yun, hindi makakaranas ng pain yun. Yun ang mga wala ng pain na mararanasan. Wala nang, hindi natatalabang sugat, hindi tatalabang sakit, wala ka ng maintenance, wala ka ng vitamins. Kasi glorified body na yun. So, imagine ninyo, ang sarap yung maranasan yun, di ba? Eh dito nga, kapag nakikita mo malakas ang katawan mo, medyo mataas ang resistance mo sa sakit, ang ganda ng pakiramdam mo, di ba? Oh, lalo na kapag glorified body na. So yun ang ikalawang isasasabi ko. Resurrection gives us strength. Nagpapalakas at nagpapatibay lalo ng ating pag-asa yan. At lalong nagpapatibay din ng ating pananampalataya. Tinuturuan tayo ng resurrection na huwag tayong bumitaw kay Lord kahit anong mga hirap na maaring maranasan natin sa buhay na ito. Kahit anong init ng panahon, kahit anong mahal ng bilihin, kahit anong taas ng gasolina, nakakapit pa rin tayo kay Yahweh El Shaddai. Nagtaas na namang gasolina. Every Tuesday yata, taas ng taas. Eh. Ha? Ang mahal ng bilihin. Napapansin niyo ba yun? Oh, Diyos ko, ano? Kailan ba ako, namalingki lang ako, kahapon lang namalingki ako. 5 pirasong okra, 2 tali ng kangkong, 1 tali ng sigarilyas. Ha? Para saan yon? Hindi nyo alam lutuin yon? Sinigang. Kaya ako nagsigang kasi tama naman yung ate ko na nasa probinsya, nagpadala ng bangus Pangasinan. Ang sarap isigang. Kaya nung nagluto yung asawa ko ng sigang, kaya medyo umayos ng lalamunan. Humigop na ako ng sabaw na mainit. So, sabi niyo, strength.
ang pagkabuhay ay lakas ng mga mananampalataya. Ha? Lakas natin yan. Tinuturuan tayo na huwag bumitaw, patuloy na maglingkod, patuloy na sumunod, kahit mabigat ang pagsubok, kapit lang kay El Shaddai. Hindi tayo bibitaw sapagkat balang araw, alam natin ang ating kagiginatnan muling pagkabuhay. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. At ang ikatlong S, the third S, stands for start. Sabi nyo, start. Pasimula. Anong pasimula? Anong pasimula? Start. Anong start? Yeah, naglulukuhan tayo niyan. Para tayong naglalaro. Okay. Anong meaning niyan sa resurrection, yung start? You know? Nakita niyo yung mga alagad. Balikan ko yung ebanghelyo, di ba? Nung ang mga, nang ang Panginoon ay namatay, di ba parang ang gumuho yung buhay nila? Napansin nyo ba yon? Gumuho yung buhay nila. Parang yung isang ano yan, sino ba yung may maalala ako na isang kapatid natin na namatayan ng asawa, ang hirap makarecover. No? Sabi niya, daman-daman niya pa yung pain, ang tagal na, hindi siya makarecover. Bakit? Parang gumuho na ang buhay ko nung nawala yung asawa ko, sabi niya. May mga tao, may mga sitwasyon na ganun yan talaga. Ako, yung tatay ko, ganun ang karanasan eh. 7 years silang magkasintahan ng nanay ko. Pagkatapos noon, nung mamatay ang nanay ko, kaya ako ang naging bunso sapagkat pagkatapos na ako ipanganak, ilang taon pa lang ako namatayan na ako ng nanay. Alam niyo yung tatay ko, nasira ang buhay niya. Dati, walang kabisyo-bisyo yung tatay ko. Kwento ng mga magulang niya, mga nakakakilala sa kanya. Napakabait na asawa. Pero nung mamatay yung nanay ko, ayun na, kalbaryo ang buhay niya. Natutong magbisyo, natutong maglasing. Hanggang sa dumating na dahil sa paglalasing, nagkasakit. Kaya umiksi ang buhay niya. Kita nyo, nakapagdudulot ng sakit talaga ng kalooban yung kapag talagang na-inlove ka sa isang tao at medyo nawala na hindi mo kayang harapin. May mga, hindi lang siya ang may karanasan ganun. Alam ko, marami pang ganun, di ba? Hindi ba ka-move on, sabi nga nila, di ba? Ang buti pa si Catherine at kasi medyo nakaka-move on na eh, di ba? Pero, ang mga alagad, ganun din eh. Kaya yung kwento ng Ebanghelyo, katatapos lang ng Emmaus experience yun eh, yung kwentong ito eh. Yung mga alagad, uuwi na eh, babalik na eh, wala na eh. Bakit? Wala na si Jesus. Pero kita nyo, nag-resurrect, nagpakita. O ano nangyari? Na-revive. Yung pag-asa nilang namatay, muling na-revive, nabuhay. Yung takot nila, nandyan na napunong-puno ng takot, medyo unti-unting napawi. Kaya, ginamit ko yung salitang start, sapagkat the resurrection, it is a start of a new relationship with the Lord ng mga alagad niya. Napanibago niya yung panibagong ugnayan. Ha? At alam naman natin sa history, nang mula nung matanggap nila at naniwala silang si Jesus ay muling nabuhay, alay, ang ganda ng yung mga naririnig natin mga first reading ngayon tungkol sa Acts of the Apostles, ang ganda-ganda ng nangyari, no? Lalo silang tumapang nung naniwala sila at natanggap na nilang si Jesus ay muling nabuhay. Iba yung tapang na idinulot sa kanila noon, di ba? Nangaral sila, nagmission sila,
At talagang ipinatutuon nila at pinatutuhanan nila na si Jesus ay muling nabuhay. Kagaya din sa atin yon. Kasi ang pagbabagong buhay natin is like a resurrection. It is a start of a new relationship with the Lord. Dati naman, wala naman tayong ganito. Hindi naman natin alam na magpuri, sumayaw, kumanta, pumalakpak. Anong malay natin dyan? Lulong tayo sa masamang buhay eh. Pero nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, in essence, it is like a resurrection na yung nararanasan natin kapag tayo ay nanalig sa Panginoon. It is a start of a new relationship. Kaya iba na yung ginagawa natin ngayon, di ba? Yun, panibago. Like the apostles, lalo na yung mga nakasaksi at naniwala sa pangangaral ng mga alagad na si Kristo'y muling nabuhay, iba yung naging experience nila at iba yung naging ginagawa nila pagkatapos nila na ang Panginoon ay nakilala at naniwala, pinaniwala ang muling nabuhay. Nagpapanibago. Not only relationship, pero sa aspeto ng pamumuhay din natin, nagbabago tayo at nagsisimula tayo na magbago ang ating buhay. Ako hindi ko rin talaga binalak ito eh. Ha? Kahit sa tanungin nyo yung mga kasama natin, preacher, mga choir, parang yung kasabihan, ni sa guni-guni, wala sa hinahap natin na tayo'y magkagaganito. Pero nagkaroon ako ng desire nung ako'y makilala ko ang Panginoon, nagbago yung desire ko sa buhay ko. Maglingkod. And that is sa dyan yung start. Panibagong simula, panibagong yugto ng buhay natin. And resurrection, yan ang alok ng resurrection. Binibigyan tayo ng bagong pasimula para makapagsimula ng bagong buhay. At ang buhay na yan, walang sinusundan, walang iniimahe, walang ginagaya, walang iniidolo, kundi si Kristo na ating Panginoon. Kaya, nakapapansin nyo, lalo na kapag kayo nakakaranas ng tinatawag nating sa Life in the Spirit Seminar, mayroon topic na new life. At ang new life na yan, nagkukonsumate kapag ka natapos na yung baptism in the Holy Spirit. Hindi mangyayari yung new life kapag hindi nararanasan yung baptism in the Holy Spirit. Kaya pag naranasan mo yung baptism, talagang may new life ka talaga. Mag-iiba talaga yung buhay mo, sa totoo lang. Kung may bisyo ka, unti-unti, mawawalan ka ng hilig sa bisyo. Kasi experience ko yan. Ano? Kung ano yung mga kasamaan at kasalanan na ginagawa mo, mawawala talaga. Kasi talagang sa baptism, ma-encounter mo ang Panginoon talaga. Eh, no? And the same with these disciples dito sa ating ebanghelyo. Yung experience nila with the resurrected Christ, talagang nagpabago ng buhay nila. Nag-revolutionize ng buhay nila. Yung dating mga alagad na nagtatwa, takot, na hindi maintindihan kung ano yung mga ipinangangaral at habilin ni Kristo sa kanila. Aba, nung muling mabuhay si Kristo, hindi lang na-revive, hindi lang na-nariwa, kundi lalong nadagdagan pa yung alab nila, lalong tumingkad ang kanilang pananampalataya, kung kaya't matapang sila na nangaral tungkol kay Kristo na muling nabuhay. So, resurrection, it is the start of a new relationship. It is a start of a new life. And we call that resurrected life. Sa ating kalagayan, sapagkat hindi pa naman natin nararanasan yon, pero yung ating pagbabagong buhay,
as if we can consider that as a resurrected life. Bakit? Iba na yung ginagawa natin. Iba na ang buhay natin. And much more, ang pinagsisikapan natin talaga, hindi na tayo parang iniiwasan natin ang magkasala. Although may mga pagkakataon talaga nagkakasala tayo at malimit ang pagkakasala natin, alam naman natin yon. Isip, ha? Kasi hindi masyadong makontrol yung isip natin na masama, di ba? Pero yung gawa, yung bibig, nakukontrol na natin yan eh. Yung gawa, madaling ikontrol yun. Ang mahirap, kontrolin yung isip kasi nagkakasala tayo sa isip. But we can still control that with the help of God's grace. Ha? Kaya yung buhay natin ngayon, as if it is a resurrected life. Bakit? Bagong buhay. At ang focus natin ngayon, hindi tayo nakapokus dito sa lupa. Ang focus natin ay langit. Langit, langit, langit. Kaya ang buhay natin ngayon, in essence, ay para ng resurrected life. Kapag umiiwas tayo sa kasalanan, kapag nagsisikap tayong mamuhay na may kabanalan, kapag ang tuod ng puso natin ay langit sa piling ng Diyos, ay parang ang buhay natin ay isang buhay na bagong buhay o tinatawag na muling na buhay. Kaya, bilang Kristiyano, magpatuloy lang tayo. Huwag tayong susuko. Sabi nga nila na naririg natin, laban, laban lang. Bakit? Sapagkat alam natin, sa bandang huli, tayo ay magtatagumpay. Amen. Tatlong S, ha? Tatlong S. Ano yung unang S? Scars. Ikalawang S, strength. Balikan ko ulit. Ang scars means victory over suffering, over pain, over sin, and even death. Ang strength, yan ang ating energy para gumawa ng para sa Panginoon at patuloy na manampalataya sa Kanya. At yung start ay panibagong pakikipag-ugnay kay Kristo na muling nabuhay. Tumayo po tayo. Ilagay ang kamay sa tapat ng puso. Bahagyang itungo ang ulo at tayo'y makikinig ng isang awitin bago tayo manalangin. I'm so glad you're in my life.
so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave. Tayo manalangin. Salamat na inipailala. Yung start ay lalong pinatitingkad ng ideyang ito. That resurrection, it is not only a start of a new relationship, but it is a start of an eternal life with Jesus. Resurrection is a start of an eternal life or life to eternity. So, napakalalim ng kahulugan ng resurrection na dapat nating asamin. At para mangyari yan, nawa sa buhay natin ngayon, patuloy tayong palakasin that the resurrection continue to strengthen us upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, salamat sa mga salitang ipinunla mo sa amin ngayong gabi. Alam namin na aware kami sa aming buhay dito sa mundo na maraming hirap at dusa, maraming pagluha. Subalit, by your resurrection, nai-encourage kami na magpatuloy, na maglingkod, kumapit, sapagkat alam naming maganda ang aming hahantungan sa bandang huli. Thank you, Lord, for the message of your resurrection na nagpahayag sa amin ng tagumpay, ng kalakasan at pasimula ng buhay na walang katapusan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ipatong niyo yung kanang kamay niyo sa balikat ng katabi niyo para makapag-minister tayo. Hindi ko na kayo papatungan ng kamay isa-isa. Masanay tayo, no? Kasi minsan hindi na rin talaga kaya magawa ng ating punong lingkod dyan. Kaya ginagawa niya, ipatong ang kamay niyo. Ibig sabihin, exercise natin ang ating faith. Tatandaan natin lahat tayo, ang kamay natin ay kamay na pinagpala at may kapangyarihan. Huwag kayong matakot na gamitin yan. Ano? Kapag may mga sakit sa member ng pamilya, gamitin niyo yung kamay niyo, patungan niyo, i-pray niyo. We have that power sapagkat ibinigay na sa atin yung kapangyarihan na yun. Kapag may nangyayaring masama sa paligid, i-rebuke ninyo. We have that power to rebuke. Kaya magagawa natin yan. Panginoon, sa pamagitan ng kamay na nakapatong sa balikat ng aking mga kapatid, padaluin mo ang iba yung lakas ng katawan namin.
pawin mong kirot sa sakit ng aming makatawan mula ulo hanggang talampakan. I-empower mo kami lalo, Panginoon. Strengthen our faith, O Lord. At lalo mong patibayan ang aming tiwala sa iyo at pananampalataya. At aangkinin namin na ngayon ay malakas kami, malusog kami, and there will be no pain in the name of Jesus. Sabihin niyo, no pain in the name of Jesus. Wala nang kirot at malaya na tayo, malusog na tayo, malakas na tayo, magaling na tayo. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen and amen. Ibaba ang kamay at lagyan niyo ng antanda ng krus yung katabi niyo. Sa noo, sabi niyo, God bless you. Sa kabila, God bless you. Sa kabila, God bless you. Palakpakan ng Panginoon. Itaas natin ang ating mga daladala at upang tuloy na tayong magtapos, itaas natin sa Panginoon yung mga sangkap na daladala natin. Mapagpalang Diyos, patuloy mong basbasan ang mga sangkap, religious articles, mga dokumento, mga papeles, larawan ng mahal sa buhay, mga bags, mga wallets, mga ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga love offerings, Panginoon, i-bless mo lahat ng ito. At ngayon palang inangkin namin na pinagpala mo na ang mga bagay na ito. At hiling ko po ang patuloy mong pag-iingat habang kami maglalakbay pa uwi. Samahan kami nawa ng iyong mga anghel upang ang paglalakbay namin ay ligtas at maluwalhati. At maya-maya, makapagpahinga kami ng mahimbing, makabawi kami ng lakas para sa kinabukasan, masigla kaming gumawa muli para sa iyong kapurihan. I-bless mo kaming lahat, Panginoon, pati sambahayan namin, pati pangailangan namin, pati kalusugan namin, at pati ng mga mahal namin sa buhay. At pati na ang mga sumasabay sa panalangin ngayon na may sakit, ibinagawad namin sa kanila ang kagalingan, kalakasan at kalusugan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Thank you, Brother Ray. Thank you, Brother Ray. Bravo! God bless us all. Walang ibang nagmahal sa'yo.